Grinch. Nice, Snowy. Ano ba yan? And I don't know. Sarap ng kape. May na-sputum daw ngayon ah. Kapitayo habang live. Kape tayo guys. Habang nagmamarites. Ang dami daw ngayon ni sputum. Yung mga gusto ng early slot, check nyo na yung ano, yung dashboard nyo. Ang dami daw sputum ngayon. Mag-check kayo yung may mga ano dyan, yung may mga gusto ng early slot, mag-check kayo ng CGI nyo. Ang daming sputum daw. Yung mga kasabay ng isa kong subscriber daw. Ano, daming sputum. Wawa naman. Oo nga sis, ang dami. Sabi nga daw. Kailan interview mo sis? Wawa naman yung mga yung tagal-tagal na ng wait. Sputum lang. Kaya dapat bago mag ano, magpa-medical, mag-prepare talaga muna kasi sayang yung ano, sayang yung oras. Mas maigi na ma-delay ng mga isang buwan kaysa 3 months na sputum. Medical ko November 12, November 6. Makakapag-prepared ka pa sis. Make sure na wala kang ubo, wala kang ano, manaramdaman. Magpagaling muna bago magpa-medical kasi sayang talaga. Sayang yung madidelay. Naku po, nakakapanghinayang kung madelay ka na. Ang sputum pa naman 3 months. Kapag TB, matagal pa yun. Tuberculosis. Matagal yun. Ha? Sa 6 months ata yun. Hirap ng madelay. Diyos ko. Buti na lang pala nakalampas ako. Buti nakapasa ako sa medical ko. Salamat po, Ma'am Angelica. Kailan yung mga interview niyo po? Tapos na ba kayo?
Yung may mga ano dyan, may mga interview, gustong mag-check kayo, mag-abang-abang kayo, ang daming mag-aano ngayon, ang daming mag-sputum. Ah, okay, sis. Make sure mo kapag nagpa-medical ka, sis. Ano ha, yung healthy ka talaga, make sure mo, mas mabuting ma-delay ka ng mga isang buwan sa pagpapagaling muna bago mag-medical kesa ma-delay ka ng 3 months sa isputo. Mas matagal yun. Make sure talaga na healthy ka na, sis. Ang hirap talaga ng ma-delay. Diyos ko po, ang tagal nun. Oo, sis. Lagyan mo ng kalamansi. Saka alam mo yung Plomosil, yung naiinom. Pampaluwag yun ng plema, Plomosil. Muna receive. Kaano katagal po ang waiting time mo, sis, yung Nova 1 before mo ma-receive yung Nova 2, waiting kasi kami for Nova 2. Ano sis? Tawag dito? Ilang buwan nga yun? 12 months and 6 days sis. Nova 1 namin is June 17. And then na-receive namin yung aming approval notice. Yung Nova 1, Nova 2 was June 23. So 12 months and 6 days. Ayan si Tess and Rocco, yan yung sputum. Yan no, anong finding sa iyo sis? Bakit ka pala sputum? Anong problema? Uminom ka ba nung ano? Sayang sis. Hirap pa naman ngayon. Hindi sa iyo sinabi kung ano yung mali, kung ano yung findings. Kung saan ka nagka-problema. Filer ako. Alam ko naman ako. Alam mo naman ako, exercise. Ano, wala daw TV or sa lungs? Ganun ba? Ano ba? Hirap nun. Baka sis, ano yan, kagaya nung nangyari sa akin, doon sa x-ray, kapag pinapa-inhale ka, kasi ang dami nating ang daming hangin sa lungs. Kapag hindi mo talaga inilabas yun, makikita yun doon sa x-ray mo, malabo yung kuha. So kapag malabo, doon kang nai-sputum. Ako talaga halos hindi na ako huminga nun. Usong-uso talaga yung ano ngayon, sipon-ubo. Yung ubo ko nga, simula nung medical ko, 3 months na to. May ubo-ubo pa rin ako, inubo-ubo pa rin ako minsan. Kasi parati akong ano, lumalabas ng bahay. Sa x-ray yan sis, kasi x-ray lang naman yung problema eh. Anong sabi sa'yo, kailan daw yung balik mo? Sayang naman. Kailan daw yung balik mo, sis? Sad naman nun, sis. Nang October, sis? October? Tatlong araw. 3 months talaga pag sumiutong. Alam ko na yung sizes. Ano yan? Yung tawag dito yun? Full moon na. Ano yun? Collection yung sa'yo kasi 3 days. Magko-collection ka ng 3 days. And i-determine nila kung ano ba talaga yung na-find nila sa x-ray mo. And dun pa lang, kapag meron silang nakita dun sa'yo, dun sa 3 days collection mo na yun, kapag may nakita sila sa iyo, may sakit ka talaga, yun, dun pa nila i-declare kung ilang months, kung TB ba yan. Pag TB, sis, ano, nasa 6 months gamutan yan.
Kapag yung mga plema-plema lang naman, 3 months talaga yan. Diyos ko. Kung halos yata doon sputum. Ang hirap nga. Hindi ako naubo. Hi, ate. Hi po, Ate Jessica. Kaya magpagaling talaga, huwag ka daw mag-declare na kahit ano. Tinanong ka ba, kumusta pala sis yung ano, yung physical examination mo? Marami bang tanong sa'yo? Anong sumagot, ano yung mga sagot mo doon? Baka naman dineclare mo na may something or inubo ka or ganon. Ang weird nila, no? Ang weird talaga ng St. Luke's. Ako, nung nag-medical ako, may ubo, may sipon, may plema. Tapos, sobrang sticky nung plema ko. Tapos, maano, tapos meron pa akong history nung pneumonitis. Pero nag-ano naman ako, nag-antibiotics naman ako, siguro gumaling naman na. Pero pasado ako, ang weird talaga eh. So, proof of relationship po, ilan i-print mo po? Kailan ang interview mo si Jessica May? Oo nga, sabi nila doon. Weird ang St. Luke, sis. So, paragon ka ngayon, sis? Kailan ang interview mo, sis Jessica? Wala pa long schedule. Nagre-ready pa lang po para advance, haha. Kaya nga, paano ako magkuha ng sputum niyo buos kung wala ako? Ang weird ng St. Luke's. Ah, nagre-ready pa lang pala ikaw, sis Jessica. Kahit konti lang naman, sis eh. Siguro yung mga sampu-sampu lang na mga pictures niyo together, samahan mo na ng ano, ng with family mo, yung ganun. Kung nakita na ng fiancé mo yung family mo, kung nag-meet na sila, pwede na yun, kasi hindi naman hinanap sa akin eh. Pero hindi tayo same ng case at Ate Jessica, hindi tayo same case, so they might ask you a lot of proof or maybe not. Hindi natin alam, kaya be prepared na lang sa interview. Dapat meron ka lahat na possible na hihingin sa'yo ng consul. Just be ready. Magkakuha ng ubo. Kaya nga, sis, paano ka iko-collection kung wala ka namang plemang iluluwa? Kasi papaluwain ka ng mga plema dun. Lupit ang St. Luke's Bay, promise. Salamat talaga ako sa Panginoon. Nakapasa ako sa medical. Diyos ko. Dasal lang talaga ng dasal. Kape pala tayo. Habang nagla-live, kape-kape. Kakakain ko lang. Asan na kaya yung mga marites dyan? Nawala na yung mga ibang marites. Kaya ko tuloy paano nito mag-uubo ni wala nga akong sipon at ubo. Talang araw ako jogging at gym, inom ng mga luya. Araw-araw halos mga doon sputum nakapalibot. Kawawa naman yung mga sputum. San ka sa US, sis? Ako ba, sis? Sa ano, sa Missouri, Kansas. Papunta pa lang ako. Wala pa ako sa US ngayon, sis. Wala si Ate Maha. Saka
Kaya nga wala sila, iwan ko, baka tulog pa. Check ko nga si Ma, si Ate Ma. Baka online sa Facebook. Ah, wala. Wala siya. Tulog siguro. Offline siya. Saan ka, sis? Alam mo yung nakakaawa doon, yung tipo na ang layo-layo, nagbiyahe ka pa galing ka ng Bisaya, yung iba Mindanao, mga probinsya, tapos mamamasahe. Tapos pagpunta mo dito, ano? Sputom, 'di ba? Tapos nag-hotel ka nang nagpa-reserve ka ng hotel ng mga tatlong araw, sabihin na natin doon. Tapos sa unang araw, sputom ka, o paano na yung dalawang araw mo na inano ng hotel? Diba? Ang sayang. Grabe talaga, hindi man lang i-consider na ganun. Sana naman at least sabihin yung dahilan para naman magamot, para pagbalik, eh, ma-okay na, diba? Unfair ng simple thing. Medyo malayo nga sis yung Texas. Si Ate Maha nag-iintay rin yun ng ano, pag nakapasa yung asawa niya ng schedule, early schedule. Mahanghang anak, mahalang. Kailan sana dapat ano, Ate Tess, yung ano mo, yung interview mo? May interview ka na ba? May interview date ka na? Eh di, ano mo yun? I-resked mo? Niresked mo na ba? Kain ako eh. Snack tayo, guys. Kaya nakakalungkot yung pinaghandaan ko talaga yung medical lahat. Sacrifice sa jogging at gym. I'm so sorry, Ate Tess. I feel you. Sana naman pagbalik mo ng ano mo, collection mo, okay na. Sana walang problema, sana walang worse na sakit or anuman. Sana ano lang talaga 'yon, sana yung hangin lang talaga sa lungs mo yun, sis. I will pray for you, sis. Don't worry. Pray ka lagi, sis. Hayaan mo, magiging okay din 'yan.
rapido. Masaklap nga yung wala akong ibot si Pong. Diyos niyo. Kaya nga sis eh. Tapos hindi nila sabihin kung ano yung problema. Diba? Parang naglolokohan lang. Wala kasi silang masabi kung ano yung problema natin. Halimbawa na sputum. Hindi naman nila sinasabi kung ano yun. Kung ano ba yung nakita nila, sana naman lang at least explain nila kung ano yun, diba? Kasi sayang yung pera, yung effort, pamasahe, time. Diba? Diyos ko naman. Minsan na nga lang, tagal na nag-intay sa approval, tapos pagka medical, ganun pa as puto, bahala na si Batma next month, sis, kabado din ako. Medical mo na sis, basta maghanda kayo kapag ano medical kasi sobrang ano yan. Tapos think ano lang yung vibes nyo, ganun din dapat yung vibes nyo parang healthy kayo, tapos confident kayo na healthy kayo kapag tinatanong kayo, sagot lang kayo na wala kayong sakit, yung ganun, confident kayo and huwag kayo magpaparinig na kahit tumighim, kahit kaunting ubo doon. Kasi masyado silang ano eh, sensitive ang St. Luke's eh. Ganun sila eh. Basta siguro trip lang nila, sputum. Okay, sputum ka. Trip nila yun. Siguro gusto ka pa nilang makita sis. Pababalikin ka pa nila. Ay, nako nga naman ang buhay. Eh, anong sabi nung iba sis, di ano rin sila, disappointed din sila. Nakaka-disappoint talaga yun, ang layo-layo. Saka nakakalungkot, alam mo yun. Grabe, kung ako siguro na-sputum sis, Diyos ko, kumaiyak-wari ako. Nakakahiya sa fiancé. Talaga, as in marami. Mga ilan sis yung na-sputum? Grabe, ha? Grabe, ang dami. Yan dami nga yung available na slap. Nakahilera kami nga yung sputum. Kawawa naman yung mga na-sputum, ah. Ganyan mga yan daw talaga. Oo sis, na ano ko rin yan doon sa group ko sa Facebook. Sabi ano daw, pag trip nila. Kahit no reason. Yes po, pwede po. Pwede na po makalipat even you're not vaccinated. Kasi hindi na naman po ano required ngayon.
Kailan sis ang lipad mo sis? I'm so sorry sis. I feel you sis. Alam ko yung frustrated mo na nararamdaman ngayon kasi sobrang pinaghandaan mo tapos ganyan lang pala. Wala pa po. Waiting pa po sa letter from NBC. Okay sis. Sana dumating na yung NBC letter mo. Kailan yung nawa ano mo sis? Nawa 2. Yung isa daw pinauwi ng Mindanao ng Uzbek kasi walang box cert. Huh? Walang box cert or box ano? Box ano record. I mean vaccination record. Hi, hello, food cares. Pa-jacket po, ma'am. Pa-jacket? Ako sis, flight ko na sis sa October. Approved na ako sa, ano ko sis, sa aking interview noong 3. Talaga po, ang ibig sabihin, hindi pwede mag-medical kung ano vaccine. No, hindi po totoo yun. Hindi na po required ngayon ang vaccination card. I mean, required nila, hinihingi nila kung vaccination card, kung ma-vaccinated ka. Pero kung wala ka naman talaga, hindi na ngayon pinipilit yung mga tao na magpa-vaccine, right? So, pwede po. Meron naman pong wala. Pumunta ka lang doon, tapos sabihin mo wala ka pang vaccine. Talaga po, ibig sabihin ni Pan. Tagal niyan, sis. Matagal-tagal pa yan, sis. 8 weeks? Pwede po. Ang alam ko pwede talaga kasi hindi na required ngayon, hindi na pinipilit yung tao magpa-vaccine tapos na yung COVID. Pagpunta mo dun sis, pag hinanapan ka na sa yung vaccination card mo, sabihin mo hindi ka vaccinated ng COVID. Yun lang, hindi naman nila pinipilit sis eh. Eh, paano kung wala kang vaccination, sis? Sa Paragon, ako hotel nagstay. Ako ba, sis, yung tinatanong mo? Ako sa Paragon, ako, sis. Okasyon, anak, sa bedroom, kumain yung chicharia. Alam ko talaga, ano, pwede. Nababasa mo, mababasa mo naman sis dun sa St. Luke's, kapag nag-appointment ka, diba, makikita mo doon nakalagay yung requirements. Vax certificate and vax record, if applicable. Nakalagay naman doon, diba, so... Hindi naman required talaga kung wala kay.
Wait, ipap... Shh! Anak, wag, bumaba ka dyan, bumaba, bumaba. May ginagawa si mami. Wait lang sis, i-check ko yung St. Luke's, ano. Kung talagang, ano. St. Luke's. Medical Extension, Extension Clinic. Ititingnan natin kung ito sis, ito na. Dito na. Please advise effective July 1, 2022 department. Ah, hindi ito yun. Ito yung mga requirements nila. U.S. applicant requirements. Documents. Okay. Ito, babasahin ko yung requirements sis, ha. Okay. Each applicant must present the following. Medical examination appointment confirmation email from ESLEC. Happy! Stop! Valid passport, original copy, and photocopy of biographic data page. And then use short band paper. Do not reduce or enlarge the image. 4 pieces 2x2 visa photos. Vaccination records, original and 2 copies including the COVID-19 certificate if vaccinated. Oh, see? So, it's okay kahit hindi ka vaccinated. Nakalagay naman dito is vaccination record, original, and 2 photocopies including the COVID-19 vaccine certificate if vaccinated. So, they didn't tell na required magdala. Kung hindi ka naman vaccinated, it's okay. Don't worry sis, hindi naman pala ano required. And kung may mga old x-ray kayo, pwede nyo daw dalhin. Pero much better, wag nyo nang dalhin, wag nyo nang i-declare na meron kayong ganon. Kasi magiging ano lang nila yun. Pag aanuhan lang nila ng sputum yung mga ganon. So, yun na, sis. Pati ng ilong ko. Allergy na naman ako. Hello po, sino po? Wala po akong keto sis. Aking ano. Aso na hingin ng chichiriya. Kung may keto kasi nakasama, isasama yun sa medical sis. Babayaran mo rin siya sis. Ah, sorry. Babayaran nyo din. Dalawa kayo magbabayad kung may keto ka. Ang takaw naman ng aso ko. Thank you.
Ilang taon na sis yung anak mo, sis? Miss Jan Channel. Ilang taon na po? Mag-7 po. Bata pa pala. Isama nyo rin po, sis, para po maano. Kasi yung 7 ang tinuturo sa bata, eh, grabe yung dami. Seven shot yun. Pero kung may mga history naman po na shot dati, konti na lang po siguro. Kumain na kayo mga sis. Kain na kayo. Alas 6 na. Okay, 7 na pala. Salamat po ng marami. Congratulations po. Makakasama niyo po fiancé mo. Thank you so much po, Miss Jan Channel. Malapit-lapit na po. 15 days na lang. Susunduin niya na ako. Katapos ng CF ako, mag-ready na ako. Oh, wala na anak. No more. Baka mo naman na si Shuri, anak. Guys, mag-ano muna ako, ha? Mag-out muna ako. Pakas ako naliligo. Nag-quick live lang muna ako. Salamat sa time niyo, ha? Bye-bye. Bukas ulit.